aking kay Jesus lamang iibig habang may awit. Luwalhatiin ang pangalan mo, puso't kaluluwa'y sasamba sa'yo. Ang pagmamahal mo'y higit pa sa lahat. Ikaw ang Diyos na walang katulad. Habang patuloy kong lalakbayin, landas mo'y aking tatahakin. Habang ang diwa ko'y gising pa, nang nangangili sa'king alaala. Ang kabutihan mo'y sapat na, di ka nagkulang sa biyaya. Pinupuri kita. Hello, praise the Lord. This is Pastor Nilo Plaza, Filipino missionary based in Hong Kong and works also as co-associate pastor of Hillite Fellowship, UPCHK. The content of my channel is mainly the preaching and teaching of the Word of God and some reviews and reaction of videos from other great preachers of the Apostolic Circle. Some of my contents here in this channel are views and videos of the Holy Land and Hong Kong and its outlying islands. Welcome to my channel. Enjoy and subscribe. God bless you. Magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Sa pangalan ng ating Panginoon, I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Sa lahat ng ating mga kapatiran na naka-tune in na kaagad sa ating programa bawat gabi-gabi, mga kapatid. At kung ikaw po ay makadaan sa video ito, dumiretso ka po sa ating lesson proper. Atin pong i-create, mga kapatid, ngayong gabi, Sister Maribit Famisan. Praise God. Brother Ignatius Mangudya in South Africa. Sister Evelyn Puray. Sister Jane Torrente. Sister Tess Rabang. Sister Jane El Diponso. Brother Jirwin Agunoy. UPC Almaslong Padil Shapno. Sister Mimi, dyan sa Matsusaka. Okay lang kami, Sister Mimi. Pero quarantine kami. Sister Edna Montealegre, Roslyn Piskisa, Minda Giab Manawi, Cynthia Palataw, Sister Kiling. Good evening, Sister Kiling. Praise God. At kasama din natin ngayong gabi, Sister Mylene Librery, I.B. Galyasa, Bing Tulido, Sister Cor Yunes. Praise God. Magandang gabi po sa inyong lahat. At pakishare na lang po, mga kapatid, ang ating link ngayong gabi. Praise God. Para marami pong makaspaybay, mga kapatid, sa ating lesson. Praise the Lord. Kasama din natin ngayong gabi, mga kapatid, si Brother Ignatius dyan sa Africa. Good evening, good afternoon, maybe there in South Africa. Praise God. And we will continue to pray our brethren in the Lord in the place of Ukraine, that the Lord will cover them with His precious blood, and there will be no brethren in the Lord that will become a collateral damage of this ongoing war, mga kapatid. Kasama din natin ngayong gabi, Sister Elsa Andres, Maribel Caprilios. Good evening po sa inyong lahat. Praise God. Good evening sa inyong lahat, Sister Jean L. Diponso. Praise God. Salamat sa Panginoon. At medyo bata pa po ang ating oras. At
Yung iba mga kapatid ay kumakain pa. Yung iba mga kapatid ay iswa-swab test pa. Praise God. Kasama natin ngayong gabi, Sister Loida Urbino. Thank you, Sister Loy. Praise God. Mabuti ka kasi nandiyan ka na sa Pinas. Praise God. Ah, Sister Lynn Sachamo. Praise God. Good evening. Maraming salamat sa pagpapala na binigay mo. Purihin ang Panginoon. Sister Pinky Pink Plaza. Sister Madel Shapno. Good evening. Good evening. Praise God. At I'm going to shout out our friends, praise God, in NCR, sa Visayas, and Mindanao. God bless Brother Ignatius. Good evening, Mary Jean Alijo. Praise God. This is the last day of the month of February. And thank you for all the blessings. Thank you for your prayers. Ang status po namin ngayon, mga kapatid, nandito pa rin kami sa loob ng bahay. Praise God, dahil 14 days na ito, hindi pa dumating yung health authorities para mag-check, mga kapatid. So, malaking permisyo, mga kapatid, itong COVID. At sa ating mga kapatiran, keep safe. Sa mga may naramdamang mga simptomas, praise God, keep safe, mga kapatid. At just fight, mga kapatid, with a good fight of faith. Kasi matindi ang pagtaas, mga kapatid, ng cases ng COVID po dito sa Hong Kong. Parang ilockdown na yata. Nagkaroon na ng panic buying, mga kapatid, mula pa kagabi. Parang ubos-ubos na, mga kapatid, ang mga bilihin. Puro basyo na, mga kapatid. Park in Siap, Kaibo. At good evening, Sister Rosel Habang, Sister Fanny Manado, Sister Connie Aguinaldo, good evening. Sister Lori Pantino, praise God. Good evening, good evening. Praise God, hallelujah. Thank you, Sister Loida, sa prayer. Si Mama Vicky, dyan sa Cagayan de Oro, kasampi natin, Tintin Borbor. Magandang gabi, Sister Tintin. Praise God, sa Minister Lori, watching while washing dishes po. Sige, sige, sige. Praise God. At po natin alam, mga kapatid, kailan ito matatapos. We don't know when these things will come to stop. Praise God. There is pandemic, there is pestilences, there is ongoing war, at meron na pong high alert sa nuclear, mga kapatid. Ayan, pag yan ang pumutok, tapos na ang mundo, mga kapatid. Sa prophecy, sa Revelation, 1/3, praise God, sa mga tao sa buong mundo ay mamatay. Praise God, sa Book of Revelation, 1/3 ang mamatay, mga kapatid. So matinding kalamidad ito sa mundo, mga kapatid, kung magkaroon ng miscalculations ang mga leader sa iba't ibang mga bansa. Praise God. So what we need is heart prayer. Praise God. What we need is maybe this lesson tonight. Kasama din natin ngayon si Sister LB. Praise God, si Babe Ang dyan sa may Siungcha. Praise God, sa Lantau Island ito. Sabi ni Sister Fanny Manalo, ganun din, washing dishes. Praise God. Okay, salamat sa lakas ng Panginoon. Mahigit 34,000 daw po positive ngayon, sir. Except po yan sa mga MHA. Okay. Good evening, Sister Marisa. Kasama natin, Sister Marisa. Kailan ka ba makalabas, Sister Marisa? Kasi quarantine din, Sister Marisa, sa kanyang bahay, mga kapatid. Praise God. Sa araw na ito, mayroong 34,000 na positive. Hindi na ito basta-basta. Baka i-lockdown na ito, mga kapatid, dahil may mga rumors. Pero hindi pa po totoo na galing sa gobyerno. Pero wala na, mga kapatid. Ang haba na ng linya ng mga bumibili ng pagkain, mga bigas. So, balik to panic buying na naman ang mga tao. Praise God. So, kasama din natin ngayong gabi si Violeta Cacho. Good evening, Sister Violi. Salamat sa Panginoon na may amo ka rin, mga kapatid, sa gitna ng pandemic. Praise the Lord. So, let us pray one another.
At sa case ni Carl, mga kapatid, sa positive kasi siya pero wala naman siyang naramdaman. Parang asymptomatic lang, mga kapatid. Praise God. Pero kahit wala kang naramdaman, quarantine ka pa rin. Salamat na lang na ito po ay home quarantine, hindi doon sa facility nila doon sa labas, mga kapatid. Mahirap na yun. So, salamat mga kapatid sa favor ng Panginoon. Sa mga kapatiran, mga kapatid na talagang faithful na nagsusupport sa New Life Fellowship, kahit hindi kayo makalabas, nagpapadala kayo through Alipay, through bank account, praise God, at pagpalain kayo ng ating Panginoon dahil kahit close ang church, tuloy-tuloy ang ating pagririnta sa ating place of worship, mga kapatid. So maraming salamat sa inyong pagtulong financially. Praise God. At sa mga Bible School students, tuloy lang po kayo. Keep up sa mga discipleship students and teachers. At kahit sa ganitong paraan, mga kapatid, kasi wala na po tayong physical gathering, actual na gathering, at least mapakain, ma-remind po ang ating mga spiritual side. Kasama din natin ngayong gabi, Sister J.B. Batuampo. Praise God. At sino pa po dito, mga kapatid, na hindi ko na-mention? Meron pa po tayong 4 minutes. Atin pong binabati ang mga pastor dyan sa Mindanao, sa Caraga District, ngayong gabi ikaninyong tanandiha sa Cebu. Hallelujah. At sa mga kapatiran dyan sa Middle East, sa Jeddah, sa Spain. Meron po tayong mga kapatiran nanonood sa Canada, sa US. Praise God. So maraming salamat sa inyong pag-tune sa ating channel. At huwag niyong i-cancel, mga kapatid, ang inyong membership sa channel dahil malaki itong tulong sa ating channel. Praise God. Okay? So, kung na-cancel niyo dati, i-renew niyo lang, mga kapatid, para sa ating mga goals, mga kapatid, sa Pilipinas. Mag-open na po, mga kapatid, ang Bible school po natin. At nakapadala na po tayo, mga kapatid, ng revenue mula sa ating full AdSense. So maraming salamat, mga kapatid, at dito sa Hong Kong School of the Bible, mga kapatid, ay tapos na po ang ating narapol ang mga top 10 students, mga kapatid. At pag magkita-kita tayo, mga kapatid, sa physical, ay maibigay na rin natin sa kanila, mga kapatid, praise God, ang refund ng kanilang tuition, mga kapatid. At this time, magbayad muna sila sa kanilang mga tuition kay Sister Marisa para makuha nila yung books. Praise God. So, good evening, Sister Robilyn Basting. Kasama din natin, Sintia Palataw. Praise God. So, maraming salamat, mga kapatid, sa inyong prayers, sa inyong support, mga kapatid. Hallelujah. So, sa walang pagtatagal, mga kapatid, ay atin na pong umpisahan ang ating lesson. Nasa lesson 5 na po tayo, mga kapatid, sa ating book sa ating LA conference. Praise God na na-compile ni Sister Marisa. Nandito na po tayo sa A Heart of Prayer at saka You Are Enough. Ang lesson na A Heart of Prayer, ito po ay sinulat ni Terry De La Rosa. Si Terry De La Rosa, mga kapatid, ay isang LA coordinator for Spanish Evangelism at national and international speaker for Spanish Ladies Conference. So hindi po basta-basta itong Terry De La Rosa, mga kapatid. At ang sunod din natin na i-discuss ngayong gabi yung notes na sinulat ni Angela Overton. Praise God. We will discuss these two subjects that they were able to send to our LE notes. Praise the Lord. Good evening, Sister Feli Ruda. Praise God, Sister Annalyn Maso Channel. Praise God, good evening po sa inyong lahat. At tuloy tayo, mga kapatid, sa ating spiritual na salo-salo. Bawat gabi-gabi, mga kapatid, praise God, dahil sa umaga, makasama rin natin sila Pastor Librado sa kanilang online prayer, mga kapatid, in which napakahalaga din. At
Kailangan din natin ang word kasi hindi lang po prayer lahat, kailangan word mga kapatid. Not just all in spirit but kailangan meron ding word, the ministry of the word. So mga kapatid, mag-umpisa po tayo sa isang panalangin. Praise God. Lord Jesus, maraming salamat Panginoon sa gabing ito na kasama ko rin ang aking mga kapatid sa pananampalataya na nakahook ngayon Panginoon sa live stream. Ako po ay nanalangin na maging pagpapala po ito sa lahat ng makikinig at amin pong i-discuss at palawigin pa ang subject na nasa LA Notes ng 2022. Ako po ay nanalangin na habang ako po ay nagsasalita Panginoon, nagbibigkas Panginoon ng mga salita at lalo na ang mga bersikulo, pangusap ka sa bawat isa sa amin, magbukas ka Panginoon ng rima sa aming mga spiritual ay Panginoon na makita namin ang mensahe mo. Lord, habang ako'y nagsasalita, may gagaling sa karamdaman. Habang ako'y nagsasalita, Panginoon, may mag-speak in tongues. Habang ako'y nagsasalita, Panginoon, may magkaroon ng personal revival and commitment, lalo na sa prayer. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Pagpalain mo ang lahat ng makadaan sa video na ito, mag-review sa video na ito. Praise God at sa lahat ng mga heartfully and dedicated Panginoon na nagsusubaybay sa gabi-gabi na pag-aaral. Maraming salamat Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Kasama din natin mga kapatid ngayong gabi si Sister Zillian. Magandang gabi Pastor. Sister Marisa Vicente, good evening. Si Bing Tulido, Del Quarisma, praise God. Yumilisa Norca, praise God. It's been a long time na hindi kita nakita dito sa ating mga online. God bless, Sister Yumilisa Norca. Nets Blog 21, palaging nagsusupport ito sa ating live mga kapatid stream. Junalyn Dagan, praise God. At Sister Jeannie Candido, Sister Marisa Lumbaca, Jerlyn Dooley, Jean Torrente, Ning Batorni, praise God. Kasama din natin si, sino pa dito mga kapatid, hindi ko na-mention. Olive Dinong, Sister Olive Dinong ng Thursday Group, praise God. Grace Molina Apat, Sister Grace, praise God. Yung super chat mo, Sister Grace, nung last time, parang ano, nawala doon sa aking YouTube. Hindi ko alam kung anong nangyari. Sister Cora Briones, Sister Liti Bisana, Sister Liti, good evening. Kasama din natin si Tess Rabang, good morning dyan sa Toronto, Canada. So, we are now in 45 mga kapatid na nakikinig ngayong gabi. Praise God. At dadami pa ito mga kapatid mamaya. At pakishare nyo na lang. So, mag-umpisa po tayo mga kapatid para makarami tayo. Praise God sa ating lesson ngayong gabi. Ang ginamit na bersikulo at teksto mga kapatid ni Sister Terry De La Rosa, siya po ay isang ladies coordinator for Spanish evangelism and national and international speaker for Spanish ladies conferences. So isa po siya sa mga writer at sa mga contributor, praise God, sa ating LA Notes. Mga kapatid, ito LA Notes, praise God. Okay mga kapatid. So sinabi po dito mga kapatid sa Proverbs 4:23. Sinabi po sa Proverbs 4:23, "Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life." Praise God. Sinabi atin pong pagbulay-bulayan ng mga linyang ito dahil ito po yung ginamit na text ni Sister Terry De La Rosa, A Heart of Prayer. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Sa Tagalog ba kapatid, maliit lang po ito na pagka hindi ko na-edit. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. So maganda mga kapatid ang tenor sa Tagalog, ano? Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap
sapagkat dinadaluyan ito, mga kapatid, ng buhay. For out of it comes the issues of life. Lahat ng issue sa buhay, lahat ng uri ng buhay, lahat ng honor mo, lahat ng praise God, dangal mo, praise God, sa puso dadaan. Kaya ingatan daw natin ang ating puso ng buong sikap. So kung ang ating puso, mga kapatid, ay isang prayerful, if our heart is a prayerful heart, just imagine what kind of life that will flow through it. Okay? Proverbs 21:31, the horse is prepared against the day of battle, but safety is of the Lord. Okay? Very powerful. The horse is prepared against the day of battle, but safety is of the Lord. So our mask, our face shield, alcohol, and other health protocols, praise God, they are being prepared against the day of pestilences, but safety is of the Lord. Ang safety, mga kapatid, nang gagaling sa Diyos. Okay, sa Tagalog, ang kabayo ay handa laban sa kaarawan ng pagbabaka, gera yan. Ngunit ang pagtatagumpay ay sa Panginoon. So, sinasalin ito, mga kapatid, ang safety sa pagtatagumpay. So, marami tayong mga kapatiran na nag-positive, praise God, pero tayo'y mananagumpay, ma-overcome mo rin yan, praise God, at ikaw ay pinagaling na sa ating Panginoon. So a heart of prayer, and then you are enough is what we are going to discuss tonight. And hopefully, mga kapatid, ay maging pagpapala po ito sa bawat isa. Welcome, Sister Balin Garcia. Praise God. Lailin Torrefranca, kakapasok lang nila, mga kapatid. Sister Elma Ventura. Praise God. At Sister Ana Duksa dyan sa Pilipinas. Magandang gabi, magandang gabi. So pakinggan ninyo, mga kapatid, dahil ito po ay wikang Ingles, at magbigay lang po ako, mga kapatid, ng emphasis or comment sa mga nakita kong importanteng mga linya. Kung meron kayong notes, sundan ninyo ako. Kung kayo po ay libre po sa inyong mga boarding house, sa inyong mga kwarto, sa inyong bahay ng employer kung wala na kayong trabaho. Pero sa mga naghuhugas pa ng mga kutsara at platito dyan, tuloy lang, mga kapatid. Kasama din natin ngayong gabi si Lorna Tara. Hello, Pastor. Yes, hello, Sister Lorna Tara. Joy Ann Generali, at marami na tayong nakapasok, mga kapatid, sa ating channel ngayong gabi. So, ito po ay testimony, mga kapatid, praise God, ni Terry De La Rosa. Sinabi niya, "It was a beautiful afternoon. The breeze was just right as I stood in my backyard and began communing with my wonderful Savior. I felt the urgency to pray specifically for protection for my heart. So I did. I remember asking the Lord to keep hatred and any other feeling that was not aligned with His word or will from living in my heart. As Proverbs 4:23 admonishes, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life." So isang magandang hapon po habang nakatayo si Terry De La Rosa sa likuran ng kanilang bahay, nag-umpisa po siyang nakipag-contact sa presensya ng ating Panginoon. At naramdaman niya, mga kapatid, ang isang urgency to pray, isang talagang inuudyukan siya ng Espiritu na manalangin very specific for the protection of her heart. So kakaiba rin ito, mga kapatid, udyok ng Espiritu na sinasabihan siya ng banal na Espiritu, manalangin ka para maproteksyonan ang iyong puso. Praise God. Sino po, mga kapatid, ang nakaranas ng ganito na ikaw po, mga kapatid, ay naudyokan ng Espiritu, Sister Arlene Valentin, John Gabino, welcome. Praise God. Imelda Promentera, praise God, Cynthia Mendoza. Kayo po ba ay naudyokan na? O kaya sabihin natin na yung there is a strong feeling, there is a strong urge, praise God, sa presensya ng Diyos na manalangin ka hindi sa ibang tao, hindi wisdom,
hindi, mga kapatid, iba pang bagay, kundi maproteksyonan ang iyong puso. So, nagumpisa siya, mga kapatid, ginawa niya kaagad ang naramdaman na pinaramdam ng Espiritu sa kanya. At ganito ang prayer niya na sabi niya, I remember asking the Lord to keep hatred and any other feeling that was not aligned with His word or any feeling that is not aligned to His will from living in my heart. So naramdaman ni Sister Terry de la Rosa na ang Espiritu po ay nangusap sa kanya na manalangin ka sa iyo, sa iyong puso para maproteksyonan ang iyong puso. At hiningi niya sa Diyos na, Panginoon, ilayo mo ako sa galit o sa anumang mga feeling, Panginoon, na hindi naayon sa iyong kalooban o naayon sa iyong salita. Ayaw ko, Panginoon, na ito po ay titira sa aking puso dahil naalala ko ang sinabi sa iyong salita sa Proverbs 4:23 na kailangan kong ingatan ang aking puso ng buong sikap dahil ito ang dadaluyan ng buhay. So, habang natapos siya, mga kapatid, sa prayer na yon, alam ko maraming mga nanay dito ang makarelate talaga. Alam ko mga nanay makarelate talaga kayo sa sulat ni Terry de la Rosa. Sinabi niya, little did I know, the worst storm of my life was crashing its way towards me, promising all kinds of destroying winds for me and my family. The storm I am referring to was not physical. It was a spiritual battle and it was a dark season for us. So, hindi niya alam, mga kapatid, na mga ilang araw ang darating ang pinaka-worst na bagyo sa buhay niya. Praise God. At hindi lang sa kanya, mga kapatid, tatama ang bagyo na ito sa buhay, kundi pati sa kanyang pamilya. At sinabi niya na ang storm na ito, ang pagsubok na ito, Sister Feli, Sister Cheris, good evening, ay hindi po physical, hindi po karamdaman, hindi po COVID. Pero sinabi niya, it was a spiritual battle. Sinabi niya dito na it was a dark season for us. So pinaliwanag niya sa notes dito kung ano yung dark season na dumating. Okay, mga nanay, humanda kayo, mga kapatid, dahil para ito sa inyo eh. If you are a mother, I am sure you would agree with me that we prepare something to hurt us and not our children. Diba tayong mga nanay, lalo na mga kapatid, kung ikaw ay nandito sa abroad, ang anak mo ay nandun sa Pilipinas, nagkasakit kaya o kaya nabully ang iyong anak, diba mas piliin pa nating mga nanay, kayo mga nanay, mga kapatid, naramdaman nyo ito na mas prepare nyo pa na ikaw na lang ang masaktan, wag lang ang anak. Alam ko marami mga nanay nagsasabi, ako lang sana nagkasakit, hindi lang ang anak ko. Kasi kaya kong dalhin. Diba? Pag nabully ang iyong anak, minsan ang nanay magsasabi na ako na lang ang masaktan, wag lang ang aking anak. Ganyan ang ano eh. Ang nanay kasi very protective ang nanay. So itong nangyari kay Tele de la Rosa sa kanyang testimony, mga kapatid, nagkaroon siya ng spiritual battle. So sinabi niya, my trial involved pain and sorrow for the fruit of my womb. So ang pagsubok na dumating, ang matinding sakit, pain, mga kapatid, ang matinding pagsubok na dumating kay Sister Terry de la Rosa at yung sorrow, mga kapatid, for the fruit of my womb. Anak talaga niya mismo. And for me, it was very hard to deal with. Praise God. Hindi naman niya sinabi sa kanyang notes kung ano ito, nagluko ba ang kanyang anak, nabuntis ba ang kanyang anak, o basta spiritual battle. Most likely, mga kapatid, siguro nag-backslide ang kanyang anak. Nasaktan siya, mga kapatid. Okay, pero meron siyang sinabi dito, mga kapatid, na clue kung anong nangyari sa kanyang anak. According to how the world judges, I had every right to hate. I have every right to despise and scorn those who hurt my children.
But because my heart was protected by God, I was unable to hate them. So, naalala niya yung prayer na sinabi ng Holy Ghost isang hapon habang nakatayo siya, mga kapatid, sa likod ng kanilang bahay na manalangin ka para maproteksyonan ang iyong puso. So ngayon, nung dumating, mga kapatid, na maraming nag-criticize sa kanyang anak, may nag-despise sa kanyang anak. So, according to how the world judges, sabi niya, I have all the right na magalit din sa kanila. Bakit ganunin nila ang anak ko? Bakit saktan nila yung anak ko? Bakit magsalita sila ng hindi maganda sa anak ko? Bakit gumagawa sila ng isyu laban sa anak ko? Meron, sabi niya, sa standard ng mundo bilang tao, may karapatan siyang magalit sa kanila. May karapatan siyang magsalita ng hindi maganda rin sa mga taong nagsasalita ng hindi maganda sa kanyang mga anak. Pero hindi niya yun nagawa. Dahil, sinabi niya, but because my heart was protected by God, I was unable to hate them. Dahil sa panalangin ko, mga ilang weeks ang nauna, mga kapatid, praise God, ay talagang protektado ang kanyang puso. Ang kanyang isip, nag-iisip siya ng paghihiganti, magsalita ng hindi maganda, pero dahil naproteksyonan na ng Diyos ang kanyang puso, ano ang kanyang ginagawa? Sabi niya dito, I was able to see clearly in the middle of a dark night and cry out to the one that could help my family and me to survive the storm. He came to our rescue. He responded to our prayers. We came through victorious. Praise God. So ito po, mga kapatid, ay talagang nanganganib ang buhay ng kanyang anak. Nanganganib ang kanyang pamilya. Kaya kinote niya ito, mga kapatid, na verse sa Proverbs 21:13. The horse is prepared against the day of battle, but safety is of the Lord. Praise God. Ang tangki di gera, ang eroplano, ang mga bumba, ang mga missile, inihanda sa araw ng gera. Pero ang pagtatagumpay ay pag-aari ng Diyos. Ang safety nasa Diyos. Tagalog. Ang kabayo ay handa laban sa kaarawan ng pagbabaka. Ngunit ang pagtatagumpay ay sa Panginoon. Kung gusto tayo, mga kapatid, na mananagumpay, praise God, kailangan palang maging obedient tayo sa voice ng Holy Spirit. Kailangan obedient tayo, sundin natin kung ano yung ipagawa ng Espiritu, dahil alam ng Espiritu, Sister Gloria Che, Sister Liti, na sa unahan may haharapin tayong mga pakikibaka. May warfare na tayong haharapin sa unahan. Praise God. Kaya kung naramdaman mo, mga kapatid, kahit hindi mo maramdaman, ang lesson na ito ay nagtuturo sa atin. Alam ko, mga kapatid, niloob ng Diyos na mabanggit ko ito, Sister Arlene Valentin. Praise God. Para ngayon pa lang, praise God, manalangin na tayo na, Lord, proteksyonan mo ang aking puso. Ilayo mo ang aking puso sa anumang mga feeling na hindi maganda. Ilayo mo ang aking puso sa mga doubts, hatred, anger. Panginoon, iligtas mo ang aking puso. Gusto ko, Panginoon, na pure ang aking puso. Kasi sinabi ng Book of Matthew chapter 5 na blessed are the pure in heart for they shall see God. Pag hindi pure ang ating puso, hindi talaga tayo makakita sa Diyos. Hindi tayo madala sa rapture. So, kalooban ng Panginoon, mga kapatid, na nabanggit ko rin ito at karoon tayo, mga kapatid, ng review sa notes na ito, dahil hindi ito naturo, mga kapatid. Binigay lang ito na libre, mga kapatid, sa ating LA ko. Praise God. Good evening, Sister Carmi Poligon. Praise God. Purihin ng Panginoon. So, kahit lumilipad-lipad pa dyan ang Omicron, ang COVID, kahit may mask ka pa, kahit may alcohol ka pa, kahit may vitamin C ka pa, praise God, tandaan po natin na ang safety ay sa Diyos. Ang pananagumpay ay sa Panginoon. So mananagumpay ka bilang nanay, mananagumpay ka bilang asawa, mananagumpay ka bilang isang anak ng Diyos. Praise God.
Sa Diyos lamang po natin ito makikita. Sa Diyos lang po natin ito matatagpuan. So, sabi ni Sister Terry de la Rosa, they came out victorious. God came to the rescue. So, sinabi niya, sa notes dito, nangungusap siya sa atin. Basahin ko lang po, ipasa ko sa inyo. Sabi niya, I don't know what you might be facing or about to face. Yan ang sabi niya. I don't know what you might be facing or about to face. But I encourage you to protect your heart. So ngayong gabi, I will relay, mga kapatid, sa notes ni Terry de la Rosa, A Heart of Prayer, she encourages us to protect or with all diligence to protect our heart. Sinabi niya, fill your heart with the word of life. Punuin daw natin ang ating puso sa salita ng buhay. Fill your heart with prayer and praises to the Lord. Alam ko ginagawa ninyo yan, pero minsan dahil sa kabisihan, nakakaligtaan natin, nakakatulog tayo mga kapatid, magkising na lang tayo ng another day, pero nakalimutan natin mga kapatid. Aside from prayer, nandun ang pagpupuri ba sa ating puso? May, alam nyo ba mga kapatid, sabi ni Paul, making melodies in our hearts. Yung, ganun mga kapatid, yung naghaham ka, gumagawa ka ng tuno, praise God, gumagawa ka ng sarili mong tuno mga kapatid, na walang wordings, you are making melodies in your heart to the Lord. At siya ang iniisip mo. Praise God. Hallelujah. So, fill our heart with the word of life, fill your heart with prayer and praises to the Lord, and nourish it with church attendance. Eh, ngayon mga kapatid, hindi natin ito magawa eh. Wala na tayong church attendance eh. So at least, gabi-gabi, kahit hindi new day off, praise God, ay nakakarinig tayo ng ganitong mga pag-aaral. At least, salamat sa Panginoon na binigyan din niya ako mga kapatid ng opportunity sa platform na ito. Nasa inyo mga kapatid kung magustuhan ninyo, kung pagpapala ba ito sa inyo or waste of time, nasa inyo, kayo na rin ang mag-judge. Basta para po sa akin, gawin ko rin mga kapatid ang ministry ko na Word of God, pag-share sa Word of God. Kasi katuruan ito mga kapatid, hindi lang sa inyo, sa akin rin mga kapatid. Sinabi dito, when it makes sense for you to speak bitterness because you had been hurt, you will instead speak mercy, forgiveness, and love. Praise God. Because that's what your heart is full of. Ulitin ko yung sinabi ni Terry de la Rosa. Sabi niya, when it makes sense for you to speak bitterness because you had been hurt or your children had been hurt or bullied, you will instead speak mercy, forgiveness, and love. Because that's what your heart is full of. May karapatan naman talaga tayo magsalita din ng hindi maganda sa mga anak na, sa mga taong nagsasalita ng hindi maganda sa ating pamilya at sa ating anak. Pero dahil protektado na nga ang iyong puso, imposibleng mangyayari yon. Dahil ang puso mo, once na puno na ito mga kapatid ng Word of Life, once na puno yan ng pagpupuri sa Panginoon, hindi na lalabas sa iyong bibig ang tinatawag na words of bitterness. Kundi mga kapatid, kahit nasaktan ka, kahit nasaktan ng iyong anak, kahit nasaktan ng iyong pamilya, mga kapatid, praise God, hallelujah, sinabi po dito, because your heart is full of word of life, because your heart is full of prayer and your heart is full of praises to the Lord, you will speak mercy, forgiveness, and love. Praise the Lord. Hallelujah. So sinabi mga kapatid sa Luke 6:45, kinote ni Sister Terry de la Rosa, yan ang sabi niya, a good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good. And an evil man out
of the evil treasure of his heart, bring it forth that which is evil. For of the abundance of the heart, his mouth speaketh. Mga kapatid, sa verse na yan, ang palagi nating naririnig at ini-emphasize at kinu-quote, mga kapatid, ng mga sabihin po natin worship leader, praise God, o kaya mga exhorter, ang palagi nating naririnig yung last line, for of the abundance of the heart, his mouth speaketh. Praise God. Yun ang palagi po nating naririnig, di po ba? Pero mga kapatid, ang pinakamalalim na turo dyan at pundasyon ay nasa first four lines, mga kapatid. Anong sinabi ni Jesus? A good man out of the good treasure of his heart. May comparison po, mga kapatid, ang good man at saka evil man. At merong comparison din ang treasure of the heart, a good treasure of the heart, an evil treasure of the heart. At merong comparison din, praise God, kung ano ang kakalabasan nito. Okay? Ulitin ko po, para atin pong ma-dissect ang verse. A good man, out of a good treasure of his heart, bring it forth that which is good. And an evil man, out of the evil treasure of his heart, bring it forth that which is evil. So ang puso ng tao, mga kapatid, ay may capacity siya. The heart of a man has the capacity to treasure, mag-impok, mga kapatid. Ano yon? Yung good treasure at saka yung evil treasure. I repeat it again, ha? Praise God. Ang puso natin ay may capacity to treasure evil things. At meron din siyang capacity to treasure good things. Praise God. Okay? So atin pong tandaan yan mabuti, mga kapatid. Ngayon, kung ang ating puso ay punuin natin ito ng Word of Life, kung ang ating puso ay mag-impok tayo ng forgiveness, love, soft answer, praise God, walang galit, mga kapatid, kung yan ang ating i-impok, kumbaga ang puso ay parang bangko ba, praise God, na yung tinatago mo, yung ini-impok mo, mga kapatid, eh siyempre, pag-withdraw mo, kung ang naka-impok doon ay patience, love, mga fruit of the Spirit, siyempre yun ang lalabas sa bibig po natin. Praise God. Kung ang bank account mo, mga kapatid, ay walang laman, ay walang lalabas sa ATM, kahit anong pindot ng pindot mo. Pero kung may laman ang ATM, praise God, ay may lalabas talaga na pera pag ikaw ay mag-withdraw. Ganon din sa puso. So, ini-emphasize ng Panginoon ito, are you a good man or an evil man? Dahil ang evil man, ang lalabas talaga niya, evil treasure, mula sa puso. Pag ang good man naman, ang lalabas din sa kanyang bunganga, good treasure, praise God, mula sa kanyang good heart. So, yun po mga kapatid ang emphasis dito. Hallelujah. So, dahil ang title po natin dito mga kapatid na sinishare ni Terry De La Rosa sa kanyang notes para sa ating LA conference na hindi po natin ito na-discuss. A heart of prayer. A heart of prayer. So nitong nakikita na natin ang tanda, mga kapatid, sa malapit na tribulation na darating sa buong mundo. So ito po, mga kapatid, ay isang encouragement na siguro mag-umpisa na tayong mag-impok ng good treasure, Sister Leite, sa ating puso. Okay? Mag-umpisa na tayong mag-impok ng good treasure sa ating heart. Para anuman ang mangyari, anuman ang sitwasyon, whether the situation is in your control or out of your control, hindi ka magsasalita, mga kapatid, ng masama laban kaninuman. Hindi ka magsasalita, mga kapatid, ng hindi maganda. Praise God, dahil protektado na po ang iyong puso. So, ulitin ko po ang sinabi, mga kapatid, ni Solomon, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan niyan, mga kapatid, ng buhay. So ano ang dadaloy, mga kapatid, sa ating puso kung hindi natin ingatan ito ng buong sikap? Delikado, mga kapatid. Praise God.
Hallelujah. So yun po mga kapatid, ang ating unang lesson ngayong gabi. At sinabi mga kapatid ni Paul sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. So kayo po ba'y na-bless sa unang lesson mga kapatid, a heart of prayer? Napakaganda po mga kapatid na ito po ay pangnanay talaga. So sa mga nahuli mga kapatid, pwede niyong balikan dahil pangnanay talaga yung lesson na ito. Pag nasaktan ng iyong anak, nasasaktan din ang nanay. Minsan ang nanay nagsasabi, mabuti pa ako na lang ang magkasakit, huwag lang ang anak ko. Mabuti pa ako na lang masaktan, huwag lang ang anak ko mga kapatid. Praise God. So let's go to another lesson mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Na sinulat ni Angela Overton. Praise God. Ang kanyang lesson mga kapatid is you are enough. Ulitin ko po, you are enough. Praise God. God loves you so much. However, there are times when we wonder, am I enough? Yun ang tanong mga kapatid. Praise God. At ating pag-usapan po ngayong gabi, am I enough? Praise God. Hallelujah. Remember that God loves you so much. However, there are times when we wonder and think the question, am I enough? Praise God. Hallelujah. Ako po ba ay sapat na? Sapat na ba itong ginagawa ko? Praise God, ginawa ko na ang lahat. Bakit ganito ang nangyari? So yan po mga kapatid, ang ating pag-usapan. Kung meron kayong notes mga kapatid sa nagdaang LA Conference, makibukas po kayo sa akin sa lesson ni Angela Overton. Ang title, You Are Enough. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. So, sinabi po niya dito mga kapatid that God's love is given, not earned. Pero bago ko yan mga kapatid i-discuss, basahin ko mga kapatid yung notes niya dahil ito po ay pang-general, hindi lang po pang-nanay. This quandary of worth is usually a result of rejection. Praise God. At kanya pong text mga kapatid na ibinigay, sinabi dito, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us. What manner of love the Father hath bestowed upon us. That we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not because it knew Him not. Hindi alam ng tagamundo na tayo ay mga anak ng Diyos. Wala silang pakialam. Hindi po pumasok sa isip nila na tayo ay mga anak ng Diyos. Bakit hindi nila alam na tayo ay mga anak ng Diyos? Dahil hindi nga nila kilala ang Diyos. May idea sila sa Diyos pero hindi talaga sila, praise God, kilalang, sabihin natin, wala silang personal na relasyon at nakilala nila personally ang Diyos. So yan po ang ating tatalakayin ngayon. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us. Anong uri, anong klase, gaano ito kalaki, kalawak, kalalim ang pag-ibig ng Ama na ibinigay sa atin. Isipin mo na tawagin tayong sons of God. That we should, it is a must. Ha? Once na ikaw ay believer, mga kapatid, kinumbinsi ng Diyos ang langit, lahat ng mga anghel doon, ito, anak ko na. That we should be called the sons of God. Therefore, kaya yung salitang therefore, mga kapatid, ito na po yung conclusion, therefore, the world knoweth us not. Hindi tayo sikat sa mundo. Hindi tayo kilala sa mundo dahil hindi nila kilala siya. Because it knew Him not. Okay? Sa wikang Tagalog, mga kapatid, para maging maliwanag po sa inyo, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. No. Dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanlibutan. Dahil dito, mga kapatid, kapag ikaw ay Kristiyano, hindi ka talaga sisikat. Kapag ikaw ay totoong apostolic, mga kapatid, praise God, hindi ka makilala ng buong mundo. Sinabi na ng Bible eh. Dahil dito, hindi tayo nakikilala ng sanlibutan. No. Sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Tingnan mo lang ang YouTube, di ba? Pag sinabing Word of God, ilan man lang ang makinig, ilan man lang ang pupunta sa channel ko, di ba? Mga Kristiyano lang din. Pero
Tingnan mo ang mga YouTube, mga kapatid, na may naguhuban, na mga nagtitiktok-tiktok. Minsan may mga Kristiyano pang nagtitiktok-tiktok. Ano ba nakain ninyo, mga Kristiyano? Praise God. O, di ba? Nagsishare pa kayo ng mga hindi maganda. I-stop na natin yan, mga kapatid. Marami akong nakikita dyan sa FB. Mga Kristiyano na, mga kapatid. Praise God. Nagtitiktok-tiktok, mga kapatid. Praise God. O, ay, sabi na, Pastor, kaligayahan namin ito. Kaligayahan nga, pero... Yun nga, gusto nilang makilala rin, gusto nilang sumikat. Mga kapatid, sinabi na ng Bible, pag ikaw ay faithful sa Diyos, pag ikaw, mga kapatid, ay susunod sa kalooban ng Diyos, hindi ka talaga makikilala sa sanglibutan. Huwag mo nang mag-dream na makilala ka sa sanglibutan. Ipakilala na lang natin si Jesus sa sanglibutan, hindi na lang tayo. Kasi this is not about us, this is about God. Praise God. So, sabi dito, dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan. Biblia na po ang nagsabi. Kaya wag ka nang mangarap, mga kapatid, na maging famous sa buong mundo. Hayaan natin si Jesus ang maging famous. Praise God. Hayaan natin siya ang ating ipakilala. Di ba? Sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Oh. So, God loves you so much. Isipin mo na lang yung bersikulo na yan. Sana ma-realize mo yung bersikulo na yan, mga kapatid. What manner of love the Father has bestowed upon us. Grabe talaga ang pag-ibig niya. Isipin mo, tawagin kang sons of God. Praise God. So, the Lord loves you so much. He loves us so much. But however, sabi ni Angela Overton sa kanyang notes, sometimes we wonder, am I enough? This quandary of word is usually a result of rejection. A negative word spoken to us, or someone breaking their promise. We take the emotion and opinion of someone else and wear it like a garment of dishonor, when their judgment is more of a reflection of their issues, not yours. Kung bakit minsan nagtatanong tayo, am I enough? Praise God, para bang diskumpiyado ka, mga kapatid. Para bang nag-doubt ka sa word of God. Sons of God, anak ako ng Diyos. Praise God. Usually, pag meron kang mga katanungang ganyan at nagdududa ka sa worth mo ba, usually, sabi ni Angela Overton, resulta ito sa rejection, yung background ng iyong buhay nung ikaw ay nasa bata pa, palagi kang nire-reject, hindi ka nabigyan ng atensyon sa nanay at tatay mo, lalo na pag marami kayong kapatid, ikaw mga kapatid ang hindi paborito ni tatay ni nanay. Praise God. So, lumaki ka, mga kapatid, na yun ang environment mo. Palagi kang nakakarinig ng negative word laban sa'yo. Ikaw ang itim-itim mo. Diba? Ganun. Ang pangit-pangit mo. Tapos ang nagsasabi, nanay mo pa, tatay mo pa, mga kapatid. O kaya mga kapitbahay. Diba? Dala-dala mo yun, mga kapatid. Lumaki ka sa palagi nakakarinig ka ng negative word. Di ka masarap magluto. Wala kang mapupatunguhan sa buhay. Pero ngayon, mga kapatid, napawaw na lang sila dahil nandito ka na sa abroad. Oh, yung bata na yung dating, praise God, minamaliit, binubuli, praise God, nandito na sa abroad. Oh, ganun lang ang buhay, mga kapatid. Eh. You cannot judge, mga kapatid. Oh, ngayon, yung mga nagbubuli sa'yo, nandun lang din. Standby, ikaw. Oh, hindi ka man kasing ganda nila, hindi ka man kasing talento nila, hindi ka man kasing bright at skillful nila, pero pinagpala ka ng Diyos. Nakilala mo ang Panginoon, ngayon anak ka pa niya. Ngayon, minsan mga kapatid, dumating ba sa ating buhay, bakit? Praise God, magtatanong, mayroong tinatawag na the quandary of your worth. Am I enough? Praise God. Yan ay resulta, mga kapatid, sa sinasabi na palagi kang nakakarinig ng negative word sa iyo. Palagi kang nakakarinig. Ultimo husband mo, nagsasalita ng negative word sa'yo. Ikaw? Ikaw? O ganun, mga kapatid. O, sila pa yung pinapadalhan, doon pa mula sa kanila ang mga negative nangyayari na narinig mo, di ba? Praise God. O, ikaw? Diyan ka na. Huwag ka nang umuwi. Praise God. Pag nagpapadala, mga kapatid, praise God. O, kulang. Praise God. So, yun ang tanong, am I enough? Sapat na ba ako? Bakit ganito ang nangyayari? Praise God. So, sabi dito mga kapatid, or someone breaking their promise.
Ah, may nangako sa iyo, ikaw lang talaga ang mamamahalin ko habang buhay, habang may hininga. Ikaw lang talaga ang mamahalin ko. O ngayon, narinig mo yan, pinaghawakan mo yan. O, hindi pa nga namatay, nandun, may iba na. Praise God. So, someone is breaking their promise. Kaya mga kapat, dumating yung tanong sa atin ba, ang worth mo ba, yung worth, mahalaga ba ako? Nakalimutan natin mga kapatid ang salita ng Diyos eh. Praise God. Natandaan natin na ang pag-ibig ng Diyos ibinigay. Praise God, it was given, not earned. Ha? Mamaya, dadaanan ko yan, malalim yan mga kapatid. Sana ihanda nyo ang iyong mga panyo mga kapatid. Baka iiyak ka. Praise God. Someone is breaking their promise. Lalo na kung amo mo, next year, sa next contract mo, itataas ko na yung sahod mo, dagdagan ko yung food allowance, tapos walang nangyari. Para yung tanong babalik sa atin, yung worth natin ba? Praise God. Sundan niyo ako sa notes mga kapatid ha. Sundan niyo ako sa notes. Okay? We take the emotion and opinion of someone else and wear it like a garment of dishonor when their judgment is more of a reflection of their issues, not yours. Sa palagi mong pakikinig ng mga negative na word laban sa iyo, palagi kang nire-reject, palagi kang ini-indyan ng mga pangako, mga kapatid, sa mga close sa buhay mo, para ba na ang emosyon na yon, yung opinion nila kung sino ka, parang dinadamit mo na. Parang tinatawag siyang garment of dishonor. Na kahit abroad ka, pero hindi ka masaya. Bakit? Kahit abroad ka, ang palagi mo narinig, abroad ka nga, pero wala. Tingnan mo, bahay natin. Oh, isa na lang poste na tira. Praise God. Tingnan mo, abroad ka nga. Pero yung bubong natin, butas na, nakikita na ang eroplano na dadaan. Oh, isipin mo, yan ang palagi mong naririnig. Opinion lang nila yon. Emosyon nila yan. Huwag mong isuot yung dishonor na yan, mga kapatid. Oh, kasi ang issue sa kanila, masama talaga ugali nila. Hindi yan issue mo, mga kapatid. Praise God. Oh, sana may makarelate mga kapatid sa lesson na ito. Ano? Ganoon. Palagi kang narinig, tagal mo na sa abroad. O tingnan mo, nasaan ba ang kita mo? O, hindi ka kasi marunong mag-budget. Hindi ka marunong mag-ano. Ganun na lang mga kapatid. Puro na lang negative. Mga kapatid, ang narinig mo, ikaw yung nagsisikap, ikaw yung kukuskus para lang makapag-aral yung mga bata, para masarap yung pagkain nila, para maganda yung matulugan nila. Ito namang mga tao na mga marites, mga kapatid, praise God, palagi kang narinig, nakakarinig ng mga negatibo. At minsan, once na isuot mo yung mga opinion nila, yung emosyon nila, hindi naman ikaw ang problema. Sila ang problema eh. Praise God, magtatanong ka na, there is a quandary of your worth. Am I enough? Oh, praise God. Parang may iiyak na ako dito mga kapatid eh. Am I enough? Or, ganito po. Praise God. Ganito. Sabi ni Carmi Polico, nakakarilit po, Pastor. Praise God. Okay. Or, we can feel our worth diminishing when we look at pictures on Instagram, Facebook, because we see the prosperity and the beauty and the perfection of other people's lives. Ito, bantayan natin ito. Praise God. Bantayan natin ito, okay? Kasi lalo na sa age ng social media, lahat na may mga Facebook, lahat may mga YouTube, may mga Instagram, may mga Twitter. Lalo na pag nakikita mo yung mga kabats mo, mga kapitbahay mo, ang gandang-ganda na mga picture nila, para bang pinapakita yung achievement, nakatayo sa ang background nila, magagandang kutse, pero hindi naman yun sa kanila mga kapatid, nakaparking lang, nagpipicture lang, nag-selfie mga kapatid. Bantayan natin ito. Or we can feel our worth diminishing when we look at pictures on Instagram, Facebook, because we see the prosperity, the beauty,
and perfection of other people's lives. Yan ang bantayan natin. Praise God. Yan ang bantayan natin. Dahil nabubuhay tayo at tinawag tayo ng Diyos na mga anak ng Diyos, hindi dahil makipag-compete sa mga taong walang Kristo. Tinatawag tayo na mga anak ng Diyos dahil sa pag-ibig niya para hindi tayo makipag-compare sa kanila. Oh, praise God. Kung maganda ang picture nila, bawat araw-araw na lang may post mga kapatid sa kanilang account, mga kapatid, na para ang sasarap ng pagkain, eh huwag kang mainggit. Do not let your worth diminish just because you are looking at their pictures concerning their prosperity, yung beauty nila. Hindi mo alam, mga kapatid, na filter lang yun sa camera. Praise God. Filter lang yun sa camera. Grabe, ang ganda-ganda niya. Praise God. Hindi mo alam, mga kapatid, na ina-adjust lang yung light doon sa camera. Praise God. Wala, ang tangos na ng ilong niya. Ang ganda na ng katawan niya. Yun, mga kapatid, mga apps lang yun. Praise God. Oh. Meron pang ibang mga kapatiran, mga kapatid, na hindi ko naintindihan. Faithful sa church, pinaglaban ang holiness, pero may mga apps na lalabas sila na naka-lipstick. Praise God. At yung iba naman, nagla-like. You are gorgeous. You are beautiful. So beautiful. Ano ba nakain ninyo, mga kapatid? Pag meron kayong nakikitang mga post, mga kapatid, na mga friends ninyo, lalo na kung taga-church, mga kapatid, praise God. At walang holiness standard, mga kapatid, huwag niyong i-like. Praise God. hindi ko mag-gets, mga kapatid. Saan ba ang principle natin, mga kapatid? Mga kapatid, hindi ito nagsishare lang po ako sa notes ng LA conference. Huwag kayong magalit sa akin, baka, praise God, hindi na kayo magpalipad dyan, mga kapatid, sa ating channel, tuloy. Okay? So, sabi po dito, social media doesn't usually control our emotional state of mind. Ang social media, hindi naman yan nakukontrol niya ang social state ng ating isip. Hindi naman nakukontrol ng social media. Kaya palaging tinatanong ni Facebook, what's in your mind? Di ba? What's in your mind? Pero ang Bible nagtatanong, what's in your heart? Di ba? Malaking kaibahan yon. Kaya nga, kung ang heart natin ay punong-puno, mga kapatid, ng prayer, ayun, what's in your heart talaga? Sabi mo dito, but there had been times when I have felt less of a woman, sabi ni Angela Overton, but there had been times when I have felt less of a woman and depressed after looking at the highlight reels of other people. Oh, nakikita siya, mga kapatid, na may ikinasal. Praise God, ang ganda, ang gwapo-gwapo ng partner. Para sa pagtingin, mga kapatid, ng mga hindi pa nag-asawa, tumaas na ang edad nila sa kalendaryo, mga kapatid, para bang worth diminishing. Mabuti pa sila. Yung isip mo, naglalaro, mabuti pa sila, nakapag-asawa, gwapo pa, Kristiyano, yung iba, pastor. Mga kapatid, do not compare. Do not let, praise God, you are enough, ha? You are enough, praise God. But why sometimes we wonder, am I enough? Bakit hindi ako nakapag-asawa? Bakit hindi ako nakapagtayo ng bahay? Bakit ano? Stop doing that. Look at the verse in the screen. What manner of love the Father hath bestowed upon us. That we should be called the sons of God. Hindi ka pa satisfied? Sons of God. Therefore, the world knoweth us not. Hindi ka man sikat mag-TikTok. Hindi ka man sikat dyan, mga kapatid, sa social media. Pero kilala ka ng Diyos, pinili ka niya eh. Tandaan natin mabuti yan, mga kapatid. Okay, tuloy tayo, mga kapatid. Mahaba ba to? Baka abutin tayo ng alas 11. Praise God. Di bali na, mga kapatid. Pero don't worry, malapit na ito matapos, mga kapatid. Okay? When this happens, pag nangyayari yan sa iyo, I know I need to take a break from my online presence and get in the presence of God. Pag palagi kang nakakita sa online na mga magagandang picture, mga OFW na, praise God, may mga extra income, may mga networking sila, praise God, meron silang mga
Pag napapansin mo, mga kapatid, na your worth is diminishing just because by looking at the picture of social media, ang gagawin mo, sabi ni Angela Overton, sabi niya, when this happens to your life, I know I need to take a break from my online presence and get into the presence of God. Praise God. Kung palagi kang nagbubukas ng online na mga accounts, sabi ni Angela Overton, pag yan, mga kapatid, ang nakikita ko na parang diminishing na ang worth ko dahil palagi ko nakikita, mabuti pa si ano, nangungupya lang ito sa akin noon, pero ngayon, tingnan mo yung mga picture, tingnan mo, nakapag-asawa ng puti, tingnan mo, ganun. Mga kapatid, worth diminishing yan sa iyo eh. Hindi ka na nakapokus sa Word of God, nakapokus ka na, mga kapatid, sa achievement, sa beauty, perfection ng ibang tao sa social media. Ano sabi ni Angela Morton? Stop going online. Cut your online presence. Go to the presence of God. Praise God. Go to the presence of God. Pag ganyan na ang feeling mo. Praise God. Minsan may mga nakikita ka, hindi ka na nagla-like, mga kapatid. Praise God. Diba? Hindi ka na nagla-like. Bakit? Parang naiinggit ka na, nagagalit ka na, mga kapatid. Stop doing that, mga kapatid. Remember what manner of love. Mahal na mahal ka ng Diyos. God loves you so much. Kaya don't doubt. You are enough. Sa katayuan mo ngayon, ngayong gabi, praise God, ngayong gabi, kahit hindi ka pa nakapag-door to door, kahit hindi ka pa nakakuha ng sahod, mga kapatid, o hindi pa nga dumating yung salary namin, ang allowance namin sa church, mga kapatid, palagi lang akong nag-check, mga kapatid, ayaw ko, Sister Marisa, kung saan na yung napunta, praise God. Ganun yun, mga kapatid, you are enough, I am enough, you are enough right now, mga kapatid, praise God. Ganun lang yun. You need to feel enough. Ano pa sunod? Marami nag-amen dito, mga kapatid. Praise God. You are enough. Yan ang totoo, mga kapatid. So, my worth. Pakinggan niyo ako, mga kapatid. Sulat ni Angela Overton. My worth should always flow from God. Ulitin ko pa. Sinabi niya. My worth should always flow from God, not from the unrealistic expectations I place on myself from other people's lives, who, by the way, are often strangers. So yung opinion ng ibang mga tao, opinion nila ng mga kapitbahay mo, pabayaan mo yan, mga opinion lang yan nila. Diba? May mga opinion, sayang ka, ang ganda mo, bakit ka iniwanan? Diba? Opinion lang yun nila. Kayaan mo, opinion lang yun nila. At masasaktan ka. Bakit? Ano ba talaga ang kulang ko? Diba? So, your word should always flow from God. I repeat it again. Your word should always flow from God, not from the unrealistic expectations you place on yourself from other people's lives. Hindi ito competition eh. Praise God. Who, by the way, are often strangers. Okay, punta na, mga kapatid, sa dito na po ako, mga kapatid, sa God's love is given, not earned. Sinabi ni Angela Overton, take peace in knowing that God's love does not require you to, number one, be more. Okay. Isulat ko, mga kapatid, ha? I-type ko, mga kapatid. Okay. Wala tuloy ako, mga kapatid. 100 plus na pala tayo ngayong gabi. Maraming salamat sa inyong pagsama ngayong gabi, mga kapatid. Ulitin ko po, mga kapatid, okay? Take peace in knowing that God's love does not require you to be more. You are enough. Ang kailangan maging mapayapa ka na malaman mo na ang pag-ibig ng Diyos, hindi siya nagdi-demand, hindi siya nagre-require na kailangan to be more pa. Okay? You are enough. Yung pagka-ikaw mo sa mata ng Diyos, you are enough. Hindi na kailangan, mga kapatid, na pupunta ka sa pang-clinic para no sleep or ano pa ang lip, mga kapatid. Praise God. O lagyan mo ng lip, mga kapatid, ang mata mo. Oh, merong mga no sleep, merong mga, di ba?
kailangan ilagyan ko ito ng ano, baking soda, kailangan ko nga ang mukha ko ay kailangan lagyan ng putito, ano pa mga kapatid, cucumber, milk, praise God. Kapatid, maganda man yun, praise God, depende sa motive siguro mo, pero when it comes to become a sons of God, hindi mo na kailangan yun eh. Mahal na mahal ka ng Diyos kahit hindi ka pa maglagay ng milk and honey sa mukha mo. Praise God. O kahit hindi pa yan, dab ang sabon mo, tapos na po ang usapan. Mahal ka na mahal ng Panginoon. Take peace by knowing that God's love does not require you to be more. O, ano pa? God's love, sabi dito, God's love does not require you to do more. Or to buy His love. Or to earn salvation. Or even to be smarter, braver, or stronger. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi naman nagre-require ng ganun. Na kailangan smart ka talaga para ibigin ka ng Diyos. Kapatid, hindi nagsabi ang Bible na kailangan maging smart ka, maging matapang ka, oh, maging malakas ka, mga kapatid. Praise God, kahit imperial na sabon. Oh, kahit imperial na sabon lang. Mahal ka mahal ng Panginoon, kahit perla nga. Praise God, kahit perla lang ang sabon mo. Oh, kahit sabihin mo, laway na lang ang ano mo, kahit wala kang pambili, mga kapatid, ng ano, praise God, hair tonic, laway na lang. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Ang problema kasi nitong iba, kailangan talagang ito, ganito, 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 para, wala namang masama siguro, mga kapatid, sa smart na pananamit, tama, modest, walang masama doon, pero, praise God, tandaan po nating mabuti, take peace, in knowing that God's love does not require you to be more, to do more, to buy His love, to earn salvation, to be smarter, braver, and stronger. To have the love of God, you just have to be you. Praise God. Laina pod laway. sa una ga, kami ni Manoy Usting, ano, snowbear. Lawayan na snowbear, butang sa tubig. Ano, after thing, lupig pa yan, ano. snowbear mo sa muna. Tawag nito, to have the love of God, you just have to be you. You just have to be you. Ganun lang yun, mga kapatid. You know? You are enough for God. You are enough for God. Just as you are. Just as you are. Naalala ko itong song, mga kapatid, ni Dude Muin ata yun. I just want to be where you are. Just be you are, mga kapatid, di ba? Just pag lumapit ka sa Panginoon na ikaw ba, yung totoong ikaw. No? Hindi na kailangan, mga kapatid, na ritukihin mo ang mukha mo para tanggapin ka ng Diyos. Hindi na kailangan, mga kapatid, na kulayan mo pa, mga kapatid, ang skin mo. No? Lagyan mo ng masilya ang mukha mo. Lagyan mo pa ng mga jewelry ang katawan mo para mahalin ka ng Diyos. No need. You are enough. You are enough. Praise God. Does He want us to grow and develop in the best version of ourselves? What God requires us is to be mature. Di ba? Maging mature tayo, mga kapatid. Hindi manatiling bata sa pananampalataya na inutuya-tuya sa anumang hangin ng doktrina, mga kapatid. Yes, absolutely. Our God is not a God of condemnation and criticism. Rather, He is a God of reassurance, encouragement, and strength. Mga kapatid, gusto kong isulat nyo ito. Our God is not a God of condemnation and criticism. But rather, He is a God of reassurance, encouragement, and strength. Ulitin ko pa. Our God is not a God of condemnation and criticism. Rather, He is a God of reassurance, encouragement, and strength. Hindi ugali ng ating ama ang criticism. Kaya kung totoong anak ka, hindi ka nag-criticize. Praise God. Meron man tinatawag na constructive criticism. Praise God, meron pong destructive criticism. So, He is a God of reassurance, He is a God of encouragement, and He is a God of strength. You are enough. Enough ka na, mga kapatid. Praise God. We do not have to use
the pattern of the world's value system to dictate to our world worth. Okay? Ulitin ko po. Nabulol tuloy ako. We do not have to use the pattern of the world's value system to dictate to our worth. God has a different pattern for us to follow to demonstrate how precious we are to Him. He desires our obedience to His word and for us to reciprocate His love. Ganito lang pala kasimple. Ang desire talaga, ang, kung sa Bisaya pa, ang tinguha, ang gusto ng Panginoon, ang ibig niya, mga kapatid, sa atin, na sundin natin ang kanyang salita at saka i-reciprocate natin ang kanyang pag-ibig. What do you mean by reciprocate? Suklian, tumbasan, mga kapatid. Tumbasan natin ang kanyang pag-ibig na ibinigay. Kaya, paano ito tumbasan? Hindi, ibigay natin una sa kanya at sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Yan ang ibig sabihin. His desires our obedience to His word and for us to reciprocate His love. Okay? Praise God. Napaka-powerful po nito, mga kapatid, na mga lesson. So we find our worth in God, not in the worldly system. Kasi pag sinabi, wah, grabe, pinagpala, bakit? May bahay na, may sasakyan, may palayan, may niyugan. Yun ang worldly system. Maganda yun. Yun ang kanilang basihan, Sister Liti. Pero kung ang ugali mo naman, mga kapatid, ay hindi makain, walang submission sa leadership, no? May mga curse pa sa mga words mo, di ba? Walang saysay, mga kapatid. Wala pa rin. We find our worth in God, not in the worldly system. Your worth, sabi dito, your worth is not found in the accomplishment of failures. Ito pa, malalim to. Ang worth mo, mga kapatid, it cannot be found in accomplishments or failures. Dahil ba, accomplish ka na OFW, yun ang worth mo? No, hindi. Dahil ba, palagi kang natiterminate, terminate after terminate, palpak, mga luto, palpak, mga kapatid. That is not the basis. Yung worth mo, hindi na makikita dyan eh. Skill lang yan dito sa mundo, mga kapatid. Para ikaw po, mga kapatid, ay mag-survive. Oh, yung mga domestic skills mo, talent mo, katulad ba dito? Pagtuturo, pangangaral, awit. Now, kung ito ay para sa Panginoon, makita ko ang worth, mga kapatid. Pero kung ito, mga kapatid, ay entertainment lang sa mundo, ay walang worth yan. Yung worth mo hindi dyan makikita. Ang worth natin, mga kapatid, we find our worth in God. Hallelujah. Once na mag-speak in tongues ka na, once na maramdaman mo ng presensya ng Panginoon, umiiyak ka na sa presensya niya, mga kapatid. Wow! Praise God. Tandaan ninyo yung versikulo na binigay ko sa inyo, na binigay ni Angela Overton. Praise God sa 1 John 3:1. What manner of love that the Father had shown to us, that we should, it is a must, that we should be called the sons of God. At sinabi ng Bible mismo, mga kapatid, ha? Praise God, na therefore the world knoweth not us, or us not, because it knew Him not. Kaya mga kapatid, wag na wag i-desire na makilala ka sa buong mundo. Praise God, ang ating i-desire, si Jesus ang makilala sa buong mundo, hindi tayo. At hindi ka rin mangyaring makilala sa buong mundo. Dahil bakit? Oneness ka eh. Apostolic ka. In Jesus' name ka, mga kapatid. People. You are a people of the name. Nakasulat na yan eh. Hindi ka talaga makilala. Praise God. Pagpilit mong ipakilala, mga kapatid, yung sarili, debatihin ka, i-accuse ka, sabihin nila na kulto ka, bakit mahaba ang buhok mo, bakit wala kang mga makeup, mga kapatid. Ganun na sabihin ng mundo. Kakalabanin ka, mga kapatid. Bakit? Hindi nila kilala ang Diyos na nagsasabi, ikaw ay anak niya. Praise God. So, accomplishment or failures is not the place where you can find your worth, mga kapatid. How many kids you have or don't have? Hindi rin makikita mo ang worth mo na, grabe talaga yung worth ko, Pastor, dahil 5 ang anak ko, kahit maliit lang ako, pero naka-5. Kahit maliit lang ako, pero naka-10. Praise God. Hindi. Ang worth mo wala doon, mga kapatid, dahil may anak ka o wala.
your relationship status, your age, or your weight. Sabi dito, hindi ko na-type mga kapatid. Ulitin ko po, sabi ni Angela Overton, ang worth mo hindi sa relationship status. Status mo, married, single, widow, praise God, o naiwanan, praise God, o sabihin natin, ang status mga kapatid is, not known. not known, hindi mo alam, ano ba status ko talaga sa buhay? Your worth is not in your status of life, relationship status. Mas lalo na mga kapatid na ang worth mo wala sa edad. Hindi rin basihan ang edad. Ako, 46 na ako, mga kapatid. Last February 21, nag-46 na ako. Dahil sa 46 na edad, hindi rin ang basihan, mga kapatid, na yun ang worth ko. Dahil marami, mga kapatid, ang 20 ang edad, pero ang ugali nila matured na. Marami ding 60, pero ang ugali nila parang bata pa. So wala din sa edad, mga kapatid, ang worth. Ulitin ko po, we can find our worth in God, in the presence of God. Wala na pong iba. Hindi dahil member ka ng New Life, hindi dahil member ka ng ibang simbahan, dahil member ka ng anong, hindi. Your worth can be found exactly in God. Praise God. Hindi rin sa organisasyon, mga kapatid. Mas lalo na ito, your worth cannot be found, Sister Liti, in weight. Dahil mabigat ang timbang mo, praise God, ikaw ay mamahalin. Praise God. Kasi kung ibinta ka siguro na tag 20 ang kilo, lamang ang mabigat ang timbang. Praise God. Pero hindi naman tayo ibibinta eh. Wala din sa timbang ang worth, mga kapatid. Kundi ang worth ay nasa presensya ng Panginoon. Pakinggan niyo mga kapatid ang conclusion part, mga kapatid, ni Angela Overton. Thank you, Sister JB. Praise God. Hallelujah. Sabi po dito, your worth is found in your Creator, who made you in His image and likeness. Ulitin ko po. Your worth is found in your Creator, who made you in His image and likeness. You were never created to find your purpose through the images on Instagram, post or Facebook, or any people's expectations of you. To God, you are not just enough. You are more than enough. Wow, grabe ka powerful ito mga kapatid. You were never created to find your purpose through the images of Instagram and Facebook. Or you were not created also to find your purpose on other people's expectations of you. Ang purpose sa buhay mo, hindi yan matatagpuan sa expectation ng ibang tao. Sabi na ibang tao, nag-expect talaga ako sa iyo na dahil abroad ka, ganito mangyari. Yan talaga expectation ko. Ay, hindi pala. Huwag magpadala sa ganung emosyon at mga komentaryo, mga kapatid. Dahil ang purpose ng buhay mo, hindi nakadepende sa expectation ng ibang tao. Mas lalo na, mga kapatid, sa pag-compare-compare ng mga picture dyan sa social media. Pero pakinggan niyo ito, ang last line na binitawan ni Angela Overton. To God, sa Diyos daw, to God, you are not just enough. You are more than enough. Praise God. So, dyan ako magtatapos mga kapatid. At bukas, ating pag-aralan mga kapatid ang next na lesson, the mission of submission and sound speech. Itong magandang pananalita. Yan ang ating tatalakayin bukas, God willing. Praise God. Kung hindi pa mag-rapture ngayong gabi o bukas, praise God. At yan ang tatalakayin natin sa ating oracles of God. Hopefully na ang lahat po ay pinagpala. Hopefully po ang lahat ay nakakuha ng magandang aral, mga nuggets of truth. Praise God. Hallelujah sa ating lesson ngayong gabi, a heart of prayer and you are enough. So maraming salamat po sa ating lahat. Praise God. Ito po si Pastor Plaza, mga kapatid. Mag-iwan po na isang mapagpalang gabi sa lahat. The peace of God will be upon you. The mercy of the Lord will be upon you. Praise God. At yung mga na tulong ninyo sa channel, mga kapatid, maipulong din natin sa ating mga Bibles sa Pilipinas at dito sa Hong Kong. Praise God. At bukas ng hapon,
Ang Bible School po ay nag-umpisa na sa Life of Christ, Lesson 1. At ang Bible Doctrine, nag-umpisa na po kahapon, mga kapatid. Okay? At sabayan niyo akong manalangin, mga kapatid, na proteksyonan ng Diyos ang ating puso. Ano? Praise God. Sa mga late na pumasok po sa ating live stream, balikan ninyo, mga kapatid, ang pinakaunang part, lalo na sa mga nanay. Panginoong Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyo at pagkakataon na kami po ay nagtatalakayan na naman, Panginoon, sa iyong mga salita. Lord, maraming salamat talaga sa iyong pag-ibig na ibinigay mo sa amin. Hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoon, na ma-reciprocate namin ang pag-ibig mo para sa aming sarili, sa ibang mga tao, sa aming kapitbahay, sa church. Lord, proteksyonan mo ang aking puso laban sa anumang feeling, Panginoon, na hindi in line sa iyong salita. Proteksyonan mo ang aming puso at isip, Panginoon, laban sa spirit ng hatred, bitterness, rebellion. Proteksyonan mo ang aming puso. Gawin mong pure ang aming puso, Lord. Praise God. Hallelujah. Na ang aming puso ay mapuspos sa prayer, praises, pag-aawit, ng papuri sa iyo. Hallelujah. Para ang lalabas sa aming bibig ay words of grace, forgiveness, and love. Pagpalain mo ang lahat, Panginoon, na nandito ngayon sa channel na ito at sa lahat na makadaan sa channel na ito. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Praise God. So, tuloy kayong manalangin sa amin, mga kapatid, kasi hindi pa namin alam kung ano talaga ang mangyayari nito, mga kapatid, dahil wala pa pong health authorities na nakabisita dito para magbigay sa amin ng mga rapid test kit nung Sabado nag-start. So, pangatlong araw pa lang. Yung iba, dumating anim, pang-siyam na araw. At may mga testing, mga kapatid, araw-araw sa rapid test na ang Panginoon po, mga kapatid, ang magbigay ng healing o protection, mga kapatid, sa bawat isa. So maraming salamat, mga kapatid, sa inyong pagsama po. Praise God ngayong gabi. At hindi ko na kayo mapangalanan. Praise God sa mga tumutulong po, nag-drop ng mga gulay, mga karne dito sa pintuan. Praise God. Maraming salamat. Hallelujah. At nagkaroon na po ng panic buying dito sa Hong Kong. Please, mga kapatid, maraming salamat sa inyong concern, sa inyong pag-ibig po sa amin. At purihin ang Panginoon. God bless po. At see you tomorrow. In Jesus' name, mga kapatid. We will call on the name that saves. We will call on the name that heals. We will join the voices singing, holy, holy, holy is the Lamb. We will call on the name that saves. We will call on the name that heals. Jesus, we believe. We believe your word. When you speak, it will come to pass. When I wait, I will surely be blessed. Jesus, we believe. Come on. We will call on the name that saves. We will call on the name that heals. We will join the voices singing, holy, holy, holy is the Lamb. We will call on the name that saves. We will call on the name that heals. We will believe. So claim your portion. Blessings. Enjoy the bountiful life from heaven today. Yeah, yeah. So claim your portion. So
blessing. Enjoy the bountiful life. Marvelous life, holding my hands along this journey of life. Oh, Holy Spirit, I need you all the day long. Strengthens me. Hanggang ito'y iniwan niya.
At nang kanyang malaman, paligid ay tahimik na. Bahay niya'y nilapitan, itinayo sa dating anak.